Guys, napanood nyo na ba itong trending vegetarian kwek-kwek ni Botchok? Yung ginawa nga pala niya dito, yung sayote, ginawa niyang birog tapos ginawang kwek-kwek. Kaya guys, na-curious ako kung anong lasa nito. Kaya guys, tara, samahan niyo ako gumawa ng vegetarian kwek-kwek. Hapon ko na nga pala ito napanood, kaya sana meron pang bukas na gulayan. At ayan guys, sakto, nagbebenta nga na pala sila dito ng sayote. Kaso guys, napagpilian na nga pala to, kaya yung mga natira ay pangit na. Pero okay pa naman to kasi hindi naman sila bulok. Bumili na nga na pala ako dito ng harina at paminta. At ito nga pala yung kailangan para makagawa ng breading ng kwek-kwek. Gastos ko nga pala dito ay 50 pesos. Pagka-uwi ko nga pala, hinugasong ko na yung mga sayote. At syempre, hiniwa-hiwa ko na nga rin pala to. Ang kaso guys, nahirapan nga pala ako magbilog dito ng sayote. Dinapanood ko kasi sa video ni Botchok Martos, binibasic lang yung pagbibilog. Kaya na-realize ko, bawal ako maging professional na chef. Pero syempre guys, sinusubukan ko pa rin gumawa ng bilog. Ang kaso guys, may mga bagay talaga na hindi para sa atin. Na-realize ko nga rin pala dito guys, na marami ako nasasayang na sayote. Kaya imbis na pilitin ko guys, magiging practical na lang ako. Yung gagawin ko na nga lang palang hiwa dito, yung mga cube na lang. Total guys, ako lang din naman yung kakain, kaya hindi na importante kung anong shape. Gagawa nga rin pala ako ng marami para makatikim din yung mga kapitbahay ko. Pagkatapos ko nga pala hiwain guys, sinugasan ko nga pala ulit to. Kasi guys, may texture nga pala siya na malagkit. Hindi ko nga pala alam guys kung tama yung ginawa ko. Pagkatapos nga pala nun guys, pinakuluan ko na nga pala to. Yung mga ginawa ko nga pala dito, napanood ko lang sa video. Habang pinapakuluan ko nga pala yung sayote, gumagawa na nga pala ako dito ng breading. Ang kaso nga lang guys, wala nga pala kami food color. Kaya ang ginawa ko, naglagay na lang ako ng ketchup. Para kahit papaano may kulay yung breading natin. Medyo na parami na nga rin pala yung paglagay ko dito ng tubig. Kaya ang resulta, naging malabno yung breading. Napansin ko nga rin pala yung sayote, over cook na rin. At syempre guys, na-curious nga pala ako kung anong lasa nito. Yung nalasaan ko nga pala dito, para siyang patatas pero basa. At ito nga rin pala guys, hindi ko alam kung pagkakamali ko nga pala to. Pagkakasala ko nga pala, nilagay ko kagad dito sa breading. Dapat pala ang ginawa ko dito ay pinatuyo ko muna. At syempre guys, naglagay na nga rin pala ako dito ng konting mantika. Oh! Grabe ka naman rin sa mantika. Dahan-dahan, ang mahal ng mantikang yan. Nung mainit na nga pala yung mantika, guys, nilagay ko na nga pala yung mga sayote. Sa buong buhay ko nga pala, first time ko lang mag-deep fried. Nakita ko kasi yung mantika namin, wala pang bawas. Kaya ayun, ang gigilo ko, binuhos ko lahat. At syempre guys, konti nga pala muna yung niluto ko. Titikman ko muna yung lasa niya para mapag-adjust yung breading. At ayan guys, nakapagluto na ako, grabe ang bango. Appearance pa lang niya, nakakatakam na agad. Kaya guys, ang unang first bite ko sa vegetarian kwek-kwek ay napakasarap. Mas lalo nga pala siyang sumarap nung nilagyan ko nga pala to ng ketchup. Pwedeng-pwede nyo nga pala to gawin bilang snack. Super crunchy at sarap ng sayote. Lasang patatas guys. At syempre guys, itatry ko nga rin pala to gawing ulam. Ihahanis review ko na nga rin pala to. At sorry sa mga magagalit. Nung una nga pala, nasarapan ako. Pero nung nalasahan ko na nga pala yung kanin, parang nag-iba yung lasa. Parang hindi sila para sa isa't isa. Kumbaga, bawal sila pagsamahin. Kitang-kita nyo naman sa reaction ko. Hindi nga pala ako dyan nag-iinarte guys. Ganyan talaga yung reaction ko. Kaya ayun lang, thank you for watching. Bye-bye!